So, what's up mga best? Welcome back to my channel. I'm Mark D. So, today's vlog mga best ay nandito tayo ngayon sa may Sky Go Baliwag Branch para sa update natin, para dito sa bagong bayo nilang 2020 na Prince 125. So, ano nga ba yung mga bago nila compared dun sa lumang Prince 125 nila? So, bago natin umpisa ng ating vlog ay mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos at upload natin dito araw-araw mga best. So ayun, umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na siya. So ayun nga mga best, no? Nandito tayo ngayon sa may Sky Go Baliwag Branch, no? At itong prints na to, siyempre hindi yan yung ipapauto natin. Ito yung luma nilang Prince, no? Ang ito yung dating model, Euro 3 na to yung dating model. Tapos pansinin niyo yung pagkakaiba ng tangke dito sa bago nilang Prince. Ayos-ayos, diba? May kamukha siya eh. Ito yung dating niyang Prince. Ito siya, ito yung Prince dati, 125. Ito yung headlight niya, yan yung pinaka headlight niya, ito yung pinaka tangke niya. Ngayon mas in-improve nila yung tangke tsaka yung headlight. Kung napapansin nyo mga best, kung nanonood na kayo dito or nakakita nyo na yung Earl dito sa may Sky Go na Earl 150, same nung headlight nya, no? Pati yung ano nya, tangke nya mga best nung Earl 150. So ayun, magandaan dito, nag-improve na si Prince 125. So, puntahan nyo na lang dito. Yung price nito mga best ay nandyan sa description box. Yung specs nya, nalagay ko na lang din. Hindi ko na masyadong isa-isahin dito sa video kasi tatagal. Ang hirap mag-edit pag masyadong matagal. So, yan. Along highway lang naman to mga best. Yan. Wala pa silang halos masyadong motor. May mga ano sila rito. May mga repo sila rito. Tapos konti pa lang yung brand new nila. No, hinihintay natin dumating dito yung ano nila, yung Stallion tsaka Boss. So hintayin natin dito dumating. Syempre, i-update ko kayo. Ano pa bang ginagawa natin? Syempre, na-update ko kayo palagi. Lagi tayong updated kapag meron ng available dito sa may Bulacan area. So yun, umpisa na natin yung review natin dito, yung walk around natin. Ayan nga, yung headlight nga niya ay bulb type or halogen bulb mga best. Katulad siya ng Earl 150. So pati yung signal light niya ay bulb type, no? So very classic, mas umangas yung Prince na bago ngayon kaysa nung dati. Mas maangas naman na siya. Yun nandun. Mas pinaangas pa nila mga best, no? So sa lahat ng mga fan ng Sky Go, eto, meron bago sila rito. So, ayan, meron silang reflectors dito, side by side naman na yan, sa kabila. Busina, nandito, kailangan niyang palitan, madali lang siyang palitan. At, ayan, meron na rin tong, yung telescopic fork niya. Ayan, silver naman to, wala tong kulay, so ano na siya. Pwede niyong gawing gold, or kung gusto niyong kulayan ng gold, or pinaka-silver pa, yung gusto niyong mas angat pa yung silver, pwede pa mga best. So yung pinaka ano niya, shock niya or yung telescopic fork niya ay merong protector na goma, no? So stainless yung pinaka front fender. So extension niya, mahaba yung extension niya hanggang dun. So yung design ng gulong ay ganyan, so pangkaraniwan talaga pag mga ganito ay ganito yung stock tires na mapapansin nyo, ganito talaga. So kung balak nyo pang long ride, palitan nyo na lang yung gulong. Mga pang, alam nyo na, pang mga long ride na ano. So, pwede rin naman to. Kaya lang kasi, wag nyo lang siyang masyadong, ano. Basta, pang ano, hindi ko alam ha. Basta, mas gusto ko yung, ano, yung papalitan ko yung tires nito sa harap. Hindi ko siya trip eh. Pero, yun. Naka spoke wheels, naka drum brake mga best. At yung pinaka size nitong
tires nila ay 2.75 by 17. Okay? So, ayun, yung pinaka ano na ito. Meron ditong susian. Hindi ko alam kung saan to. Ay. Saan ba to? Susian. Susian dito. Hindi ko alam kung ano to. No? So, hindi ko alam kung anong susian to. So, sa mga gusto naman mag-tricycle, pwede rin naman to. Gawin pang tricycle. Okay na okay din naman tong pang-tricycle mga best. So, sa chassis niya, may built-in na rin siya para dun sa salpakan nung sa sidecar mga best. So, malaki yung ano niya. Euro 3 na rin to mga best, no? Para sa kaalaman nyo. Okay? Yung Euro 3 compliant na rin to. Itong makina niya. So, yung exhaust niya, yan. Yung makina niya mga best, silver and black combination ng kulay. So, malaki siya para sa 125 para sa akin, no? Para sa akin. Malaki yung makina niya. So, yun. Yung lagay naman ng spark plug niya. Yan. Stainless to. So, mukhang okay na okay din. So, sa rear brake niya, uy, napaka ganda ng ano nito. Hindi siya ganun katigas. Hindi rin siya ganun kalambot. Maganda siya pasilin. No? Talagang ano niya, ito yung wire niya. Kita niyo yung wire na yan, tapos yun, yung gold na yan. Yun yung kumukonekta doon sa drum brake sa likod, no? So okay na okay din siya. And yung footrest naman ito, o yung foot peg naman sa rider, half nito ay ano, nakagoma na siya, paikot mga best. So hindi siya napi-flip. Meron na rin tong kickstarter. Pinaka-design niya. Yan, may goma rito. Pinakatapakan. So ito ano na to, alloy mga best, no? So okay din siya. Meron siyang parang lock, yun, pag clean up mo siya, hindi siya basta yan, yun, no? Naglalock siya. So sa side naman na to mga best, yan, may skygo rito. Tapos sa part na to meron siyang design para dun sa tuhod, no? Pwede niyong lagay dito, andito yung tuhod nyo. Parang relax lang, hindi siya masyadong bukaka dun sa tangke, no? Yung comfort niya, meron na rin to, no? Yan yung pinaka-design ng decals. Yan, hindi ko alam kung ilan yung liters nito. Check na lang yan sa description yung pinaka-specs niya. Black polish to mga best, at dito naman sa side na to ay polish gray. So maganda yung logo nila, yung prints ngayon compared dati. Kasi ayan, papansin ninyo yung pinaka decals na prints compared dito. Yan yung design niya dati. So in-improve din nila yung dito sa gilid mga best. Ito polish gray, dito naman may pagka matte, tapos dito rin matte finish din itong black na to. So yung pinaka tambucho, yung tambucho naman niya, ayan, ito pinaka cover niya is stainless na. So ayan, yung excess niya kung ordinary lang din naman, no? Wala naman bago doon, ganito talaga yung mga excess na mga pang ganito, ganitong klaseng motor. So meron din pala tong indicator, oil indicator, kapag mag-check kayo ng ano, oil, no? Kapag okay pa siya or kailangan ng palitan. At least meron siyang oil indicator dito. Yun naman, sa footrest naman para sa angkas. Yan. So, maganda rito, nag-clip din siya, nag-lock din. Hindi yung umababa siya ng kusa. Pero hindi siya ganun katigas. Yan, madali lang siya itaas baba. So, goma naman yan mga best. Paikot na yan, goma. No, yung pinaka swing on, drum brake sa likod, naka spoke wheels din. Tapos yung brand nung ano, yung gulong ay Shanqing, yung ano, yan ano pala, Yanqing yung pangalan ng brand nito, ng gulong na nasa likod. Same lang din yata yung nasa harap.
So ang size nito ay 3x17, no? So naka dual shock sa likod na silver. Yan, pinaka design niya, pinaka looks niya. So yung sa ano naman niya, sa taillight naman niya, bulb type pa rin naman. So sana dapat ano, kung binago nila yung sa ano, sa harap mga best, dapat dito pabilib na lang din. No. Okay sa akin 'yan. So yun, halogen bulb din yung sa signal light, pinaka rear fender niya. Yung lagay ng plate ay bakal naman. So, pinaka rear fender, tapos may extension dito. Plastic din siya, mga best. Ito, polish. Ito, polish din. Ito. So, yun, pinaka grab bar. Yan. Yung pangkaraniwan lang ito lang. Same pa rin naman to. Yung taillight pala ng dating ano, Prince. Ganun pa rin. Tsaka yung pinaka grab bar. Ganun pa rin naman. So, sa upuan din, nag-iba rin yung itsura ng upuan niya compared doon. Ito yung upuan nila dati. Ganito. Pero ngayon, ayan, flat na siya. Ayan, mas maganda rin tingnan. No? Ayan. 125 four-stroke din to mga bes. So, naka-dual head shifter. Ayan. So, ilang gear ba to? Ha? Hindi ko alam po ilang gear to. Ayan, 5 speed to mga best, no? Itong Prince 125, at least, di ba, 125 lang siya, pero 5 speed siya. Okay na okay yun. So, yun, dito, hindi na piplip yung footrest nito. Tapos, naka double head shifter, no? Ang ano nito, down, pag dadagdag ka ng gear. Yan, tapos, pag magtatas ka naman, mabawas naman yun. So, ayun, pinaka na rito, carburetor to mga best, no? So, ayan, yung sa upuan, okay na okay, napakalambot na upuan, tsaka makapal. Diba? Pati sa likod, makapal din siya. Tapos dito naman, classic nga yung style nito mga best. Ang ano niya, panel gauge niya ay analog type. No? Dito naman sa side na to, speedometer and odometer. Pag naka-high beam ka, meron ditong indicator. High beam ka. So, dito naman sa harap na to, pag magta-turn ka, red. Tapos, pag naka-neutral ka, itong green. So, nandito yung speed mo, kung nakailan ka na, kung pang ilang gear ka na, nandito sa side na to, mga best. So, ignition key, pinaka-handlebar, yan, pangkaraniwan din naman siya, na handlebar. So, same pa rin naman ng handlebar dati, sa ngayon, no? So, ayun, pati yung grip niya, tsaka yung mga switch dito, same pa rin nung dati. So, ang nagbago lang talaga yung headlight niya, yung tangke, yung upuan, tsaka yung itsura ng makina niya. Parang ganun, no? Yun yung mga nakita kong bago sa kanya. Pero the rest, yun pa rin naman. Tsaka yung panggilid, nandito sa gilid na to. Eto, itong gilid na to, yun yung isa pa sa nabago. So yun, sa clutch naman niya, napakalambot din. Tapos dito naman sa side na to, hindi siya gaano makapit yung grip nito. So yun sa switch niya. Ayan, makikita nyo, hindi talaga siya ganun ka yung genuine na quality or yung premium quality. So medyo kailangan pang mag-improve nito sa mga switches niya. So medyo matigas din siya i-click, pero okay na okay din. Ayan, ito naman yung signal light. Ayan, okay na okay din siya. Ano, napakabilis niyang ano. Switch ano lang. Ayan, click-click niyo lang. Okay na siya. Pinaka-busina, ang liit lang ng busina, 'di ba? Ayan, dito naman sa side na 'to, yung pinaka-front brake, napakalambot ng front brake niya. Meron siyang headlight and park light.
park light headlight. Tapos may hazard, electric starter, yan. Tapos yung pinaka throttle niya, or ano, malambuti naman yung throttle na to. Tsaka malalim din, no? Ah, hindi, sakto lang yung lalim niya. Yan, sakto lang din. Yan, mga best. So, check nyo na lang dito, para dito sa prints na bago nila. Yung 2020, no, hintayin natin yung mga darating pa na bagong mga motor niya Skygo. So, punta nyo na lang dito mga best, para sa mga mag-i-inquire. Ito pala yung susi niya. Yan yung tsura niya. Makaraniwan lang din. So, yan, para dito mga best. Ayos na ayos to. Punta nyo na lang dito. Yeah, mga best, so ito na ba ang motor na babagi sa iyo. Kung ito na nga, marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So ayun, shoutout dito sa my Skygo Baliwag branch. Para doon sa mga bago nilang motor, update ko kayo. Tingin ko malapit na rin dumating dito yung mga bago nilang motor. So hintay-hintay lang mga best. Update ko kayo. So yun, dito na lang. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. So, lagi niyong tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan mga best. Ayos na ayos yan. Bye-bye.